What's up mga kanatok at magandang umaga, tanghali, magandang gabi, kung anong mga oras mapanood niyo po ito. At sa lahat po naman nagtatanong kung bakit hindi ko po linalagay lahat ng information about sa negosyong fried chicken. Pwede po kayo mag-PM kung bakit. Siyempre, 40%, 50% lang po ang ituturo ko po sa YouTube. Hindi naman po pwedeng ituro ko po lahat. Gawa ng siyempre, business po ito. At kung mayroon pong interesado, may mga iba pang interesado sa ating negosyo, PM po kayo, comment po kayo dyan sa ating YouTube. Pwede po kayong mag-call sa number ko po, 0963-4542-595. Yan po yung ating CP number. Sa lahat po ng nag-franchise at sa lahat po ng bumili ng sangkap, salamat po sa tiwala at napakaganda ng mga feedback po ninyo sa aming sangkap at sa lasa ng ating Koy Koy Chicken House o Koy Koy Fried Chicken. At syempre gawa ng lumalaganap na po tayo dito sa Bicol, pinasok na rin po natin ang Bisaya. Sa Bisaya mga kanatok ay dalawa na po yung bumili. Mayroon po kasing nag-offer sa akin ng 200,000, gusto bilhin na yung sangkap. Sasabihin ko kung ano yung sangkap, ano yung sikreto ko, para hindi na daw siya, kasi pang-apat na po na bili niya. Kada padala ko po dun sa Bisaya ay 10 kilos every 5 months, bumibili siya ng 10 kilos na sangkap. Napag-isip-isip niya, siguro ika, presyuhan mo na kung magkano talaga yung sangkap mo at bibilihin ko. Unang offer niya po kasi 150, nag 200k. Pagkatapos siguro mapanood niya ito, siguro ko pag-iisipan ko pa, kasi siyempre gawa kami sana ng kasulat, ng kasulatan na kung bibili siya ng sangkap o bibilihin niya na yung sangkap ko, kung pwede bawal siyang magbenta dito sa Luzon o Mindanao, kasi meron na din po tayo sa Mindanao through LBC po tayo, GNT, kung ano yung available na madaling pagpadalhan. Kahit tingnan nyo po sa ating Koy Koy Chicken House page ay nandun po yung mga video na nagpapadala po tayo ng mga sangkap at nagpa-franchise po tayo. At syempre yun ang kondisyon ko sa kanya, gawa kami ng kasulatan, magpapadala siya ng ID, pirmado, pagkatapos papanparihan ko na may kasunduan kami na bawal siyang magbinta ng sangkap, kasi malalaman niya eh. Mayroon naman yung isa naman na tinanong ko kasi yung nasa Cavite, yung nagpapadala din po ako ng sangkap doon, mababa daw yung 200,000. Kaya medyo naguguluhan ako mga kanatok, naguguluhan kami ng partner ko na si Inkoy. Gawa ng ayaw niya yung dalawang nagbumibili sa akin ng sangkap, parte Manila, Cavite, ayaw niyang mayroong makaalam ng sikreto po natin. Kasi nga, yung sangka po natin ay talagang talo kahit yung mga kilalang fried chicken dito sa buong Pilipinas. Talagang talo po ng ating sangkap. Dito nga, mayroong talagang maraming interesado sa ating pampalasa. Gawa ng talagang lamang sa, siguro ko, sa sikat, sa pinakasikat na fried chicken, nakilala yung fried chicken. Lalamang kami ng 20% sa sarap. Hindi po sa pagmamayabang, hindi po sa naghihikayat po kami na ayun, bumili kayo na ganito, hindi. Nagsasabi lang po kami ng totoo kung gaano kasarap ang aming fried chicken. Yun. Kahit tindiro ko, kahit tagaluto ko dito, bumibili siya, kinakain niya. Alam niyo kung ikaw, kung hindi masarap ang luto mo, kung hindi masarap ang fried chicken mo, mismo tagaluto ko ha, nakakaubos ng 5 piraso sa maghapon. Ha? Kaya minsan, ang sahod niya na, yun, bawas na eh. Pag tuwing sasahod siya, bawas na dahil linilis na niya, kinakain niya eh. Kaya, yun, balik tayo dun sa gustong bumili. Sabi ko sa kanya, kung magkaroon tayo ng kasulatan, papanotaryahan ko dito sa abogado na bawal ka magbinta sa ibang lugar. Basta yun, bawal na bawal siya magbinta. Pagkatapos, umuki naman siya. Ang problema, nung
nung sinabi ko doon sa matagal na sa akin kumukuha ng sangkap, eh kung ganyan lang ika na ganun lang pala ka mura ang bigay mo, 200,000, eh di sana kami na lang yung una, kami na lang yung unang bumili. So, pagkatapos doon na nga kumbaga nakapag-isip ako dahil mas una kasi halos siguro kung mag-iisang taon na yung nasa Cavite, pagkatapos yung nasa Maynila, mahigit na sana siyang 6 na buwan. Kasi mga kanatok, itong Koy Fried Chicken, hindi ko talaga ito inilalagay sa Facebook, sa YouTube. Pagkatapos, nung bumalik ako sa pagninegosyo ng fried chicken, dalawa na kami. Kasi yung partner ko, magaling siyang, magaling kasi siya sa kwan eh. Nag-manage siya dito ng restaurant, pagkatapos, mayroon pa. Basta magaling siyang magpalago agad ng negosyo. Gawa ng ito, halos bumalik kami dito, ilang mag-iisang taon pa lang yata kami bumalik na papag-fried chicken. Ilan na yung nag-franchise? Nasa 11 franchise na. Iba-ibang lugar. Maliban pa sa mga bumibili ng sangkap po namin. Kaya hindi sa pagmamayabang, may nakikita kayong nagpa-fried chicken. May nag-chat-chat na sa akin, may tumatawag na gusto mag-franchise, paano po pupunta, pwede bang pumunta ka, papadalahan kami ng pera, pupunta kami sa Maynila. Pagkatapos, kung kahit gano'n ika ang lahat ng gastos, sagot nila. Pagkatapos, magpa-franchise lang sila, nandun kami. Eh, hindi nga namin maiwanan itong Bicol. Gawa ng araw-araw nga, mayroong nag-i-inquire, mayroong gusto mag-franchise. Eh, ngayon nga, gumagawa po yung aking partner, si Inkoy, ng kumbaga franchise book na yun ang kumbaga kasama yun sa babayaran nang gustong magkaroon ng negosyong kagaya nito. Kasi, mga kanatok, hindi kami magpapa-franchise kung hindi namin ito subok na masarap, kung hindi ito kumikita. Kasi kung magpapa-franchise ka naman na alam mo lang, hindi naman kumikita, nagpapa-franchise ka, ibig sabihin, scam yun. Pangi-scam yun. Alam namin na may kita ito, kikita kung ang sino mang magpa-franchise ng aming Koy Koy Chicken House. Sabay-sabay tayong aangat, sabay-sabay tayo sa lugar nyo. Bakit? Sa barangay lang nga ng misis ko, umuubos kami ng 60 kilos. Napakaliit ng populasyon. 60 kilos ang nauubos sa isang araw. Oh. Tingnan nyo kung gaano kasarap, kung gaano ka-addict ang tao. Kaya abangan nyo mga kanato, kung gusto kayo mag-franchise, abangan nyo na pupunta kami sa inyo o kayo ang pumunta dito sa lugar namin para mag-aral. May package po tayo, 35,000 lang ang franchise po namin. Package na po yan. Kayo ang pupunta dito sa lugar namin sa Sorsogon para mag-aral. Kung kahit anong, kahit ilang araw ang gusto nyong mag-aral kayo, mag-champ, mag-halo, mimitingin namin kayo kung paano dumiskarte, kung paano kumita ng talagang sapat, sapat at hihigit pa dun sa expected mo nakita, mga kanatok. Yun, abangan nyo, comment kayo sa baba kung ano po ang gusto nyong mangyari sa gusto nyong mag-franchise, gusto nyong magkaroon ng gusto nyong bilhin ng sangkap po namin. Kung bibilihin nyo ang sangkap namin, papadalahan namin muna kayo ng sample, mga kanatok. Yung tikman nyo muna, pag may lumamang sa panglasa nyo, huwag na kayong magbumili, huwag na kayong mag-franchise. Pag may lumamang, pag mayroong lumamang na kahit gaano kasikat na fried chicken, pag lumamang yon, huwag na kayo mag-franchise. Pero pag lamang ang aming sangkap, ang aming fried chicken, tuloy kayo sa amin.